Sabi niya, magulo yung buhay ko, Father. Magulo yung mga anak ko, ayong anak ko. Magulo yung buhay nila. Kumusta po kayo? Ngayon po ay pupunta tayo sa sports and evangelization po sa Limukon, Valencia, Bohol. At mamaya mag-live tayo mga 11 po sa YouTube channel natin. Mamayang 11, 15 or 11. No? At usap tayo dun ha. Pwede kayo magtanong related sa ating ano. So, importante mga kapatid na madagdagan natin yung pananampalataya natin, kaalaman natin patungkol sa mga discernment of spiritual phenomena. Dahil malaking tulong po yan. So, itong aklat ni Father Sikia, marami itong marami talaga itong ma-enhance yung knowledge natin, mga kapatid. So, mag-share muna ako sa inyo. Well, may hinihintay ako ng mga mandre. Pupunta dito. Bless ako sa kanilang mga sacramentals. Kanina may deliverance tayo. Grabe. Well, I'm praying the prayer of the church. Kasama yung buong pamilya. Nag-tour sila ngayon. Pumunta sa office natin. Yung anak niya na babae, 24 years old, accountant. No, grabe. Nanginginig while praying the prayer of the church. Yan po. Sana po, hindi po kayo matatakot using the prayer of our church. Bakit hindi kayo dapat matatakot, mga kapatid? Dahil approve yun ng simbahan at sama-sama tayo. Sama-sama tayo magkaisa tayo using the prayer of the church, no? Unta makaanhat nami puhon padre for testimony, I'm not feeling well pa jud. So Clarice. So sige, contact mo lang si ano si Jupiter yun watching from Arivo. Kumusta ka na kapatid Juvi? At patuloy lang tayo, and then kung makalugar ka next week, meron dyan po ako sa Friday to Sunday po. Thursday may misa ako sa Kalapi po, kita-kita tayo sa Kalapi. And then may talk din ako sa Kalapi, kita-kita tayo sa Kalapi, Bohol po yan. So this October to December, wala akong outside talk po, this September lang. Dahil may Marian pilgrimage po ako, and gusto ko na mananatili muna dito sa parokya ko. Dahil malaki ng oras wala ako sa parokya. Yung video niyo po, Father? Bakit anong nahulog? Bakit? So, malinaw ba yung ano ko? Malinaw ba? 10:30, baka nandito na yung mga madre. So, galing sila sa Daguhoy, no? So, magbasa muna ako ang ganda nitong aklat na ito. Mag-share muna ako, 300, Discernment of Mystical Phenomena, part 1 po ito, 349. So, wala munang tanungan portion, mag-discuss muna ako dahil hindi, mamaya siguro 11, punta kayo sa YouTube channel natin, pwede kayo makatanong doon. 349. Well, sign natin ha. 439. Yung 39. 349. Oh, nabasa ko na pala ito. Na-share ko na ito. Private revelation.
proceed tayo sa tanlaw part 2 na share ko na ito eh. Saman. Analya sa kuan sa. Nabasa ko na itong discernment of the spirit. Ang ganda nito, sana makabili kayo. Kailangan natin ng updating eh, kahit hindi naman tayo exorcist, pero hindi tayo ano, hindi tayo pwede ba ulitin yung video mo na hindi po, it should be live kapatid. Hindi po. So dito tayo sa discernment of mystical phenomena part 2 po. So basa lang tayo ng ilan, no? So, beloved, do not trust every spirit, but test the spirit to see whether they belong to God. Mababasa natin ito sa 1 John chapter 4, verse 1. So, kung may mga espiritu na galap, mga espiritu magpakilala na sila si Mama Mary, sila mga anghel, test them. Huwag maniwala agad. Biblical po yan, ha? Huwag maniwala agad. 1 John, do not trust every spirit. Minsan ay yung mga espiritu ay makipagkilala, magpakilala na ako ang mahal na ina. Ito ang mensahe ko sa iyo. Ako si Anghel Gabriel. Huwag maniwala. Malinaw yan, ha? Do not trust every spirit. But test the spirits to see whether they belong to God. Paano natin matest yung spirit that we belong to God? Dapat dagdagan natin yung ating kaalaman patungkol sa spiritual discernment. Sino bang expert nito? Ang ating simbahan. Kaya nga ating simbahan ay nag-appoint ng exorcist. Okay? The spirits to see whether, marami pala ito, spirits is plural. Now, 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the spirit explicitly says that in the last times, sa huling mga araw, some will turn away from their faith, from the faith, by paying attention to deceitful spirits. Meron mga deceitful spirits. And demonic instruction. So, since he is the master of deception, magpakilala siya bilang espiritu sa mga mahal natin sa buhay na namatay. So, don't trust every spirit, mga kapatid. Malinaw na malinaw po yan sa Ebanghelyo. So, patuloy natin. The spirit, the discernment of spirits, we must not simply put our trust that it is of God. When we encounter mystical phenomena, parang nag-trance ka, wow, ang ganda ng vision ko, ang ganda ng panaginip ko, ganon. Huwag kang maniwala. Don't trust everything. When you experience mystical phenomena, hindi na yan mystical phenomena, mystic phenomena na. Now, it is God's will that we always discern the spirits if it is truly of Him or not. Anong i-develop natin? Let us develop this spiritual discernment. Okay? Yan ang pinopropose ni Father Sikia. I-discern natin. Minsan sa atin ay, yun ang sinabi ng mahalay na. Yan ang sinabi ni Padre Pio. Nagpakita sa iyo si Padre Pio. Tagbigay ng mensahe. Oo. Nagkasama nga kami kanina eh. Kapag hindi ka mag-donate ng gitong halaga sa amin ni Padre Pio, may mangyayari sa'yo. Ganyan. So, let us develop the spiritual discernment. Kayo ngayon, nakikinig kayo sa akin ngayon. Develop the spiritual discernment with the guidance also of the teachings of the church. So, kaya nga, kahit pare na ako, mga kapatid, patuloy akong nagbabasa.
No, ito, may aklat tayo, may mga document ng simbahan nandun, no? Kita niyo mga aklat ko. Basta may makita tayo na magandang libro, babasahin natin, gagamitin natin. Okay? Patuloy tayo. Satan is known as the greatest deceivers. No? Hanggang 10:30 lang ako, dahil na bisita naman ako. No? So ano? He is not called by that name for nothing. So, totoong-totoo talaga na Satan is master. Anong si Satan? Master of deception. Paano natin ma-detect yung kaniyang tricks sa atin? Yung trap niya sa atin sa pamagitan ng prayer and discernment po. Okay? Importante yung discernment, no? He will come and assault men first and foremost as a master coin artist. For this reason, we must always be extremely discerning and watchful. So, dinagdagan ni Padre Sikia, discerning and watchful, be vigilant. No? It is known that the devil appeared to Saint Padre Pio as young friend of the monks. Na ako yung kaibigan mo na munghi. As provincial father of the monks, as Pope Pius X, no, nag-appear ito kay, as guardian angel, as Saint Francis of Assisi, and even as Mama Mary, even Saint Ignatius of Loyola, the master of discernment, experienced this. He had an apparition of the Lord during the early years of his conversion. And only the second operation did he unmask the deception. So bakit na unmask nila yung spirits na nagpakita ni Padre Pio, yung spirit na nagpakita kay Saint Ignatius, yung mga great mystics of the church, experience mystical phenomena. Bakit na lampasan nila? Because of the discernment. Okay? And because of being vigilant, hindi maniwala agad, no? Oh, may nag-message sa akin after sa aming prayer meeting, no? May nag-message sa amin, isang kasamahan namin, nag-message, yung message niya ay galing ni Angel Gabriel. Naniwala naman kayo lahat. Yan po, loading man no signal. Yung signal ko, walang signal ko. Comment, loading daw yung sa akin or sa inyo yung loading. Hindi mamalinaw yung ano ko, explanation ko. Jingging Fundador, Al Faustino Picardal Ardon, Arpon, Sheila Bito, clear po. Clear naman, no? Baka sa mga kapatid natin, patuloy tayo. As head of the Commission on the Extraordinary Phenomena of the Archdiocese of Manila and serving for 4 years as an exorcist, I have come upon so many sad cases of good-intentioned persons who were duped by the devil and he entered into their lives with signs and wonders. So, papasok yung ano, yung demonyo sa mga good-intentioned persons. So, nung una, well-intentioned. Maganda yung intention ng mga kasamahan natin. But they are deceived with the evil spirits. These people thought that they were being guided by God. Through their supposed mystical experiences and true visionaries and mystics. Or through visionaries and mystics, only to find out later that it was the devil who guiding them. Mag-ingat talaga tayo mga kapatid, no? Sa mga grupo ngayon, may mga anghel, may mga santo na nag-guide sa kanila, mag-ingat kayo, no? Because Satan is master of deception. Father, please pray for my speedy recovery, healing, and protection also of my loved ones. Amen. Si Al Faustino. Yes, continue lang tayo magdasal, kapatid. At bear in mind, put this in your mind, Jesus, I trust in you po.
These persons paid the price of lost time, you know, nasayang ang kanilang oras, energy, yung kanilang lakas, nasayang po. And money, ang kanilang kayamanan po, not to mention the effect on the spiritual lives. So nasayang ang kanilang oras, nasayang kanilang lakas, nasayang kanilang kayamanan, not to mention on their spiritual lives in fruitless endeavors. Hindi sila tumutubo sa kanang spiritual life, mga kapatid. With them living without guidance of the church, kailangan po. So, nag-guide sa kanila, hindi ng simbahan. Sinong nag-guide sa kanila? Yung espiritu ng anghel. Espiritu ng banal. Seemingly, spirit of the just. Kailangan natin makinig sa mga experts sa spiritual discernment. Sino ba itong expert nito? Ang simbahan. Sino bang ina-appoint ang simbahan? Yung ating mga exorcist. So, salamat tayo kay Father Sikia, Father Winston Kabading, na nagsusulat talaga ng aklat para mag-guided kami hanggang ngayon, mag-guided yung mga kasamahan natin. Hanggang may buhay po tayo, isiwalat natin ang katotohanan dito sa social media at sa ating YouTube channel. So follow and subscribe kayo sa YouTube channel ko. Mamaya, nakikinig ako sa inyo, ibibigay ko yung number natin. Mamaya po, mamaya. Hindi ako mag-entertain ngayon dahil nagkatikayos muna ako sa inyo. Dahil kung magkatikayos ako at mag-interact kayo, maputol. Kinig muna kayo, ha? With them living without the guidance of the church, I saw how the devil toyed with them. Nilaluan lang sila sa demonyo. We must remember that the devil will always come in the beginning with a lot of seemingly good plans and benefits. Ito po, ingatan po din natin ito. Merong mga tao lalapit sa atin na maganda yung intention at first, pero will be contaminated at the end because of the love of money, because of the love of power, because of the love of position and fame. Patuloy tayo. In the end, since he is a liar and murderer, ang demonyo, since he is a liar and murderer, from the beginning, he will not only destroy the little good that is gained, but destroy all the other goods of the person. Kaya nga, mawala sila sa sarili nila. So marami na silang kaaway. Parang buong mundo ay kaaway na nila. Including his relationship with God, dahan-dahan mag-iba yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil mas nakikinig ka pa sa Espiritu kasama mo kaysa Holy Spirit in the church, the target of the devil. These people later ask me, why did God allow this to happen? Because of the lack of knowledge. Pambasa natin yan sa banal na kasulatan. Because of the lack of knowledge na mga anak ko, na ano sila, na they are going astray. Of course, in the end, God brought forth good from their experiences. But the lesson here is that one cannot judge for oneself. Mystical phenomena. Never be a judge of your own. Submit it to the authority, to the proper authority. Take note, ha? Submit it to the proper authority. Ask your bishop, who is the expert of this spiritual phenomena in our diocese. Yan. Never be a judge of your own. Yung mga kasamahan ninyo, ito yung sinasabi ng banal na espiritu sa akin kagabi. Ito yung sinasabi ni Mama Mary sa akin. Nag-uusap kami sa Diyos kagabi. Bawal po yun. No? Submit it to the proper authority and the proper authority will decide. Wait for the decision of the proper authority po. If only this sought guidance from the church, from the very beginning, the damage would have been blocked, if not minimized. Kung hindi maging maliit yung
damage, no? Ma-block natin, mapigilan pa natin. Kung provided, kung nag-ask lang sila ng guidance sa ating simbahan, mga kapatid. Amen? Some persons discover only later that they have already become part of the cult. Hmm. Late na sila na-realize. Sama, katulad ng pasyente natin, i-exercise ko bukas. From Davao po sila. Nakasali sila sa isang grupo na papasukan ng anghel, papasukan ng mga santo, papasukan ng mga different spirits, mga banal na espiritu daw. At makikinig na sila sa mga messages. Nung isang araw, sumigaw, no, nanginginig, hindi niya makontrol yung sarili niya. At sabi niya, magulo yung buhay ko, Father. Magulo yung mga anak ko, yung anak ko, magulo yung buhay nila. Yan po, no? They will discover that they are part of the cult. When all the while, they thought that they were following a saintly visionary or a mystic. Hmm. Alam nila, akala nila, we are following the saintly visionary. Hmm. Or mystic. Dahil siya ang mensahero ng Diyos. Pinafollow namin siya. Delikado po yan. Hmm. Okay. For the sake of those who are truly seeking guidance from the church, when they encounter the so-called visionaries, miracle workers, mga healer, the mystics, I have come out with this guideline so that at least this may make them think twice about whether these people are truly led by the divine spirit or by lying spirit. Kung totoo ba na ang banal na espiritu ang nag-guide sa kanila or hindi. Oh, either demonic or either divine. Okay. The following guidelines are primarily, so itutuloy natin ito pagbasa sa sunod na mga araw, ha? Dapat siya i-block kay wala pulos ni nga tao. Salot itong comment ni Brother Jujo. The following guidelines are primarily meant to guide in the discernment of private revelation that are meant for the public. That is, locutions and vision meant not only for the person receiving them, but also meant for others. Ang totoo talaga na galing sa Diyos, yung mensahe ay inilim pala sa'yo, kundi para sa karamihan. Katulad ng St. Faustina, St. Mary Margaret, the Sacred Heart of Jesus, no? Yan, mga private revelation yun eh. Pero never be a judge of your own. Hindi ka mag-judge sa vision mo, kundi yung proper authority. As for the guidance of the church, in my ministry, I have met too many groups that were led by the deceiving spirit through a human agent that caused confusion, division, false teachings. Kung may false teaching na lang, lipat ka na, huwag ka nang babalik. Led to a drifting away from the faith and true relationship with God. Magsagawa na silang sarili nilang kapilya. No, magsagawa na silang sarili nilang teaching. Na hindi naaayon sa simbahan po, and led to a drifting away from the faith and true relationship with God. These deceiving spirits use counterfeit charism, pseudo miracles to lead persons astray. Meron silang pseudo charism, meron silang counterfeit charism. Mag-ingat po kayo nito. What you're saying, Father, is what I'm experiencing, as if telling me to do what is to say to become a healer o manggagamot. So kaya nga magsishare ako sa inyo ngayon para mag-rethink kayo. Okay? And then, ito po, guidance talaga ito. Salamat pala si Kia for your gifts of writing these experiences of yours na malaking tulong po sa ating lahat. At habang buhay ako, ang dami kong pag-aaralan pa, no? May apologetics, may exorcism, no? So, bili lang tayo ng aklat para mag-guided tayo, no? Dahil kailangan natin mag-guided sa simbahan, eh. So, kaya nga nagbabasa ako ngayon, may basihan ako, hindi po sarili kong, sarili kong unawa, hindi lang sarili kong opinion, no? Hindi nagbabasa tayo sa mga expert.
a Catholic to be more discerning. Ano yung gusto ng Father Sikia? More discerning po. More watchful po. More vigilant po. Wag ma... Dahil kitang, tayo mga Katoliko, dali natin maniwala. Kung may healer dyan, pupunta tayo, baka magamot naman tayo. Increase your faith. Increase your knowledge. Bakit pa hindi tayo, bakit tayo naluko ng mga maraming taon ngayon? Dahil lagi tayo naniwala eh. Madali tayong maniwala eh. Totoo hindi. Totoo yun. Kasali din ako doon. So when I increase my faith, a lot of guidance will be coming through the teachings of the church. Dupatuloy tayo. Nasaan ako ngayon? Catholic must have at least rudimentary knowledge of the discernment of spirits. Kailangan mayroon tayong basic knowledge about the spiritual discernment, mga kapatid. Hindi tayo maniwala agad. No? And when he has certain questions, he must seek the assistance of the church, particularly a priest steeped in knowledge of mystical theology and rooted in the virtues of prudence and humility. Prudence. Sa amin din, prudent. No, ang i-develop namin. Prudence is a gift of the Holy Spirit. And humility, yung pagkugumbaba po. Hindi tayo makatanggap, hindi tayo ma-elaborate yung ating ang katotohanan, hindi natin ma-absorb lahat. No, mga kapatid, it has developed the virtue of humility. Tayong lahat po, pati ako, the virtue of humility and the virtue of prudence, hindi magmabadali. Yeah. And watchful and more discerning. Before we go any further, it is necessary to be clear as to when the discernment of spirit is used. Discernment of spirit is mainly used for three experiences of spiritual life. So, susunod na araw, no? May 5 minutes lang ako. So, susunod na live natin, yung katekisim ko, walang tatawag po, walang tatawag. Yung tatawag, dun lang sa, ano natin, mag-explain ako dito sa ano, pwede kayo mag, connect kayo sa YouTube channel natin. So, bago ko, dahil may bisita ako ngayon, yung madre, magpa-bless ng mga sacramentals. No? Exit muna ako, and then, may exercise pa ako ngayon na, napasyente din, no? At may sports and evangelization tayo ngayon sa Limukon po. Excited po ako to share the beauty of our faith, to share the wonder, full mystery of our faith, mga kapatid. Dahil kapag madadagan yung kaalaman natin, madadagan din yun ating inspiration to share these good things that we learn from the Catholic Church. Alam nyo, mamatay na lang ako, hindi ko pa matapos ang pag-study ng ating inang simbahan. Yan po ang katotohanan po. Tapos na po ako nag-exercise, no? Nagdasal, nag-exercise, may muscle pain ako ngayon. So, ang daming muscle pain ko. Dahil tumaba ako, lumaki yung tiyan ko. No? Nag-exercise tayo kanina. So, maglalaro din tayo mamaya, no? Ang ganda ng, ano, maging productive tayo araw-araw po. Thank you, Father Darwin. Always watching from Minglanilla, Amping Kanunay, Arlene, Kabalia, nanood sa atin. Yes, love learning is through reading, Sheila Bito. No? So, tayong lahat, hinahikayat ko kayo sa mga supporters natin. Continue reading the good books. Continue reading, especially the Catechism of the Catholic Church. Fundamental of the Catholic Church. Church Fathers. Meron tayo mga Church Fathers document dito. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. No? Kung i-compare mo sa iba, shallow lang ilang kalaman. Nagbabase lang sa kanilang unawa. Pero dito sa atin, hindi po
personal opinion, private philosophical opinion, kundi nagbabase tayo sa simbahan mo. Oo, nag-slim naman ka, Father. Nag-slim na gamay. So, may 3 minutes lang ako, mag-greet na lang ako, at magpasalamat sa mga regular star senders natin, si Ami Dacol, Dacuba na Ilga. Hello, Father, watching from Cebu City. Nagpadala sa atin ng 100 stars. God bless po, si Attitude na Pao. Nasi, good morning, Father. Watching here in Cebu, thank you sa catechism po. Nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. Si Dila Garcia Ibo, nagpadali din sa atin ng 10 stars. Si Maria Nita Montijo Corpus, salamat po. Nagpadala sa atin ng 10 stars. Again, si Luther Cardenas, nagpadala sa atin ng 10 stars. Nag-additional 10 stars. Si Yang Yang, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Annalie Imbang, nagpadala natin ng 35 stars, no? Si Yang Yang, 100 stars. Si Milani Di Suyo, 10 stars. At si Eden Clemente, nagpadala sa atin ng 100 stars. Father, paki-greet belated happy birthday, Nanay Rusing Tulod. Belated happy birthday, Nanay. Nagpadala siya sa atin ng, wow, 100 stars. 100 stars. Sheila Bito, lagi sila. Yung mga walang absent po ito. Nagpadala sa atin ng 200 stars. May in-check, no? Nagpadala, hindi ko mababasa, kapatid, ha? 110 stars. Additional, si Sheila Bito, nag-additional. Thanks for sharing. Amping po kanunay, si Sheila Bito. 300 stars. So, si Yang Yang, 160 stars po. All in all. 190 stars. Salamat, Yang Yang. Ang Diyos na po ang magsukli sa inyong kabutihan. Si Maria Sarmento, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Si Maricel Andaya, nagpadala sa atin ng 35 stars. Salamat po. Si Jid Mol Kahi, nagpadala sa atin ng, wow, 500 stars. Salamat po. Si Yang Yang, nag-additional ng 10 stars. So, 200 stars na. Si Mans Bilivestri, bago po ito, nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. Si Mary Postanis, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Sister Amy, additional 100 stars. Si Mada Saminto, nag-additional naman ng 200 stars. Si Janing, oh, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat, mga regular natin na star senders. Si may nag-additional, si Layuhan Anneli. Oh, wow, salamat, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Dumilin Yamet Samora, morning, Father, stay healthy po. Nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Michelle Rabo Montaire, mga bago po ito, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Brilliant Lee, wow, nagpadala sa atin ng 99 stars. Si Philly Flores, wow, salamat po, nagpadala sa atin ng 10 stars. So, salamat po sa inyo, ha. At mamaya, mga 11 siguro, after entertaining sa mga madre, pwede kayo katatawag sa akin sa YouTube natin. Doon kayo maka-interact until 12 po tayo. Or 12:15 para po sa inyo, no. Father, classmate daw mo ni Father Marco. Yes, Brother Eric. So, i-request mo ako ni Father Marco, ha. Classmate kami sa formation sa SPY, non-academic year po. Nasa na si Kuya Marco ngayon, extend niyo po ako. And then mamaya 11 po pabalik po ako, mag-bless lang ako ng mga religious items for tanungan portion. Doon po tayo sa YouTube channel natin. Follow and subscribe kayo sa YouTube channel natin, ha. So, paki... Nandiyan na sila, bro? Yung mga madre? Oh. Okay, ito i-bless. Ng sacramentos.